Kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom. Bright na bright ka talaga. Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Magiging comedy po tayo ngayon. Hindi po tayo magseseryoso kasi kapag sineryoso natin yung gantong tao, wala po. Tayo po yung magiging kawawa. Yo, what's up mga Lodi? It's me again, Peps TV. Magandang araw po sa inyong lahat. May panibagong video na naman po akong ibabahagi sa inyo. Ito po ay patungkol sa isang OFW sa Taiwan. Ang pangalan po niya ay si Lin Silawan. Halos magkalapit na po sa Dilawan, no? Ayan po, isa po yata po ito sa kampo ng mga Dilawan. And meron po siyang napakalalim na hinaing sa ating mahal na Pangulo. Hindi ko po alam kung ano po yung pinaghuhugutan nito. Sobrang galit na galit po siya sa lockdown. Ayan po, no? Kung maaalala niyo po itong babaeng to, parang nakita ko po ito sa social media or sa Facebook na may nagpost na patay na daw po ito. Nakita ko naman ngayon na kala ko nga po totoo po yung nakapost na patay na daw po siya. Nako! Ayan po mga Lodi, kakaawa rin, buhay pa, pinapatay na. Nako, patay. Pero ngayon po meron po siya panibagong video na in-upload po. Ito po ipatungkol sa lockdown daw po. Sobrang galit po niya. Wala isip yan! Dahil yung pamilya niya raw po hindi daw po makakuha ng kanyang padala. Pinoproblema niya lang yung pamilya niya. Hindi niya pinoproblema ang problema ng buong mundo. Ayan po, hindi niya po alam kung ano po talaga ang problema ng ating mundo. Meron naman po siyang cellphone pero hindi niya po ginagamit sa pagsesearch kung anong klaseng sakit po ba itong kumakalat sa ating mundo ngayon. Wala isip yan! Pati sa ating bansa. And para po pala sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video aking i-upload. Ayan po, pakita ko na po sa inyo yung video nitong babaeng ito. Kaya na po bahala kung anong gusto nyo sabihin sa kanya. Basta ako po sa tingin ko, parang ito yung pangalawang mistika. Wala kayong pakialam! Ito mga Lodi, panoorin nyo. 8. Total lockdown. Hindi ako sure ha, pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Nako! Hindi ko sure kung totoo o hindi. Mga bobo! Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Bright na bright ka talaga. Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Bright na bright ka talaga. Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak namin. Kumuha ka pa ng kasabwat, ha? Na umaasa sila sa aming padala. Paano sila makakabili kung wala kaming ibibigay sa kanila? Ngayon, ha? Dahil last quarter na ng March, paano nila matatanggap yung padala namin? Anong ibibili nila? In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan kundi mamamatay sa gutom. Nako. Yan lang sana ang pagkaisipin mo. Magaling ka. Hindi sa virus mamamatay ang taong bayan. At ayan naman yung mga taong nagpatupad ng batas, yan naman yung mga taong kuno humahawak ng batas, ay aba, huwag naman sana kayong masyadong loyal sa Pangulo. Mga bobo! Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo, isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Wala isip yan! Wag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan, hindi lang kaming mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap. Paano masabi? Ang dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin nyo, na wala kaming ambag, panay reklamo kami? Aba! Napakagaling nyo naman. Nako! Sabihin pa ni Butike yung panelo, wala kaming ambag sa bayan? Anong iambag namin sa bayan? Butike yung panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato.
Kumusta nga pala? Baka ma-develop niya. Ha? Yung pagiging loyal mo sa Pangulo, kumusta na? Nako! Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Mga bobo! Wala bang apektado ni isa sa pamilya mo ang pahirap ng ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Magaling ka eh! Ngayon niyo ako sabihing ipabarang niyo ako. Ngayon niyo ako sabihing ipapahanap niyo ako ng Pangulo para ipapatay ako. Ngayon niyo sabihin yan, mga kupal nga, mga DDS, mga put... tayo. Mga bobo! Ayan po, no, mga Lodi, napanood nyo naman po ang hinaing ni ating Silawan. Dilawan o ano ba? Nagre-reklamo po siya kasi hindi daw po siya makakapagpadala ng pera sa kanyang pamilya. Kasi nga po daw, magla-lockdown. Nako! Hindi niya po alam yung mga kaganapan dito sa ating bansa, mga Lodi, no? Kaya nagla-lockdown tayo. Hindi naman po ito kagustuhan ng ating Pangulo na mag-lockdown. Ang iniisip lang po nitong babaeng to is yung pangsariling kapakanan lang po ng kanyang pamilya. Hindi niya po iniisip yung mga tao sa paligid niya. Mahalata niyo po talaga na wala siya pakialam sa mga taong madadamay kapag hindi po nag-lockdown ng ating mahal na Pangulo. Wala isip yan! Dinamay niya po si Senator Bato. Nako! Ayan po, si Mr. Panelo. Wala kayong pakialam! Tawag pa po niya is butiki daw po, no? Kung titingnan nyo po si Madam Lynn Silawan, parang siya po mas may kahawig sa isang butiki. Lap trip din po yung video niya, no? Sobrang galit na galit po siya talaga. Hindi nyo po alam kung ano po talaga pinaghuhugutan ng babaeng ito at bakit po siya galit na galit sa ating mahal na Pangulo. Nanghihikayat pa po siya na wag daw tayo maging masyadong loyal sa ating mahal na Pangulo dahil isipin daw natin yung mga pamilya natin. Kumuha ka pa ng kasabwat, ha? Ungas ka ba? Hindot ka ba? Ha? Alam mo ba pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung may sapak to eh. Minamaltrato ka ba ng amo mo? Diyan sa inyo? Kaya nagiging ano na yung utak mo? Wala isip yan! Hindi ka ba pinapakain ng maayos dyan? Kawawa ka naman nate. Kain-kain din pag may time. Kitang-kita sa katawan mo na hindi ka na kumakain. Ayan o. kung makapagsalita ka, alam mo talagang tapang-tapang mo. Isa ka rin naman sa OFW na tinutulungan ng ating mahal na Pangulo. Nananawagan po ako sa mga kababayan nating OFW, huwag niyo po itong tularan, itong babaeng ito. Hindi niya alam mga pinagsasabi niya. Nagre-reklamo siya pero hindi niya alam kung anong programa ang binibigay sa lahat ng mga OFW para maging secured lahat ng mga nagtatrabaho sa labas ng bansa. Ayun, no, hindi niya po nararamdaman kung gaano po ka malasakit ang ating mahal na Pangulo sa isang OFW. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit o siguro merong offer sa kanya. Bright na bright ka talaga. Ayoko raman po mabintang, pero karamihan po kasi sa mga ganyang tao, dalawa lang po yan. It's either si Mystica na parang may saltik. Wala kayong pakialam! Or binayaran ng, alam nyo na, bright and bright ka talaga. Ganun lang yun, mga Lodi. Kung hindi ka may saltik, di binayaran ka. Ganun lang yun. Si Mystica, parang dalawa yung purpose niya, eh. Saltik at saka binayaran. Itong isa, hindi ko alam kung pareho lang ba din. Ikaw, madam, matawag ko sa'yo, Lynn Dilawan, ay Silawan pala. Kung hindi mo naman pala gusto yung pamamalakad ng ating pamahalaan, ako pa sa'yo, huwag ka nang bumalik ng Pilipinas. Diyan ka na lang. Huwag ka nang uuwi dito. Kasi, total, hindi mo naman gusto pala yung pamamahala ng ating mahal na Pangulo. Diyan ka na lang kung saan ka masaya. Huwag mo lang isipin yung pamilya mo, hindi ka mahal nun. Iniiwan ka? Siguro, tinatakwil na to ng pamilya niya. Alam ko, ikaw ang nangiiwan na. Ang pinagagawa na to. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan ng mga tao na or mga kaibigan nito na gawin niya tong bagay na to, no? Pinagmumura pa kami, mga DDS daw kami. Mga bobo! Wala kang pakialam kung sumuporta kami sa mahal na Pangulo. Simulat sa pool, todo suporta na ako sa ating Pangulo. Wala kang magagawa kasi siya lang ang may kakayanan na mabago ang ating bayan or ating bansa sa mga kaganapan na hindi naman natin kinamulatan dati. Yan.
siya ay nagmulat sa atin ng katotohanan. Kaya huwag kang umasa na susunod kami sa gusto mo, na huwag kami maging loyal sa mahal na Pangulo. Nako! Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa pamilya mo. Wala isip yan! Kung may awa ka pa man, hindi ka na naawa sa mga tao, no? Ang mga tao takot na takot sa virus ngayon. Ikaw, ginagawa mo, gusto mo pang walang lockdown. Mga bobo! Para magkahawaan, no? Hindi mo alam yung mga nangyayari ngayon. May Facebook ka naman, may cellphone ka naman, nakakapag-post ka nga eh. Ba't di mo i-search yung coronavirus para malaman mo? Wala kayong pakialam! Ikaw ang babae ka. Kayo pa yung piniprotekta ng mahal na Pangulo. Tapos gaganyanin mo pa? My God, I hate drugs. Wag niyo po bigyan ng ano to ha. Sino man po nakakapanood na nasa kaitas-taasan ng may panukala ng about sa mga OFW, please po, wag niyo po siyang bigyan ng mga ayuda. Nako! About sa total, hindi naman po siya masaya sa mga binibigay ng Pangulo sa OFW. Pero yung mga shoutout po pala sa mga OFW na sobrang pagmamahal sa ating mahal na Pangulo. Siguro sa ilang million na sumusuporta sa mahal na Pangulo. Ikaw lang mag-isa yung hindi sumusuporta. Wala isip yan! Ano? Nakakatawa, galit na galit siya, galit na galit siya, no? Ayoko naman sana mga ano ng mga babae. Pero, ayun. Binabastos mo kami, binabastos mo yung Pangulo. 'Di ba? Nagmumura ka pa sa amin. Oh, so hindi kami pwede magmura sa iyo, ha? Ah, hindi na lang. Hindi na lang. Alam mo na kung anong gusto kong sabihin sa iyo, ha? Ayun, 'yun ang gusto kong sabihin sa iyo. Alam mo na 'yon. Mga bobo. Lahat ng PI na gusto kong sabihin, ayun, nasabi ko na sa iyo. Imaginein mo lang na sinabi ko sa iyo, ha? Ayun, para maging masaya ka. Unguy ka. Yan mga Lodi, ang dami pong naglabas ang mga utak talangka ngayon, no? Sa panahon ng COVID-19, no? Siguro yung coronavirus, hindi nila makaya na mapatay itong mga gantong klaseng tao kasi mas malupit pa sila sa coronavirus. Kaya yung mga coronavirus, sa tingin ko, kapag napunta sa gantong klaseng mga tao, naghahanap agad ng malilipatan. Bright and bright ka talaga. Kasi hindi nila kaya yung mga gantong utak. Wala isip yan! Yung utak talangka. Marami na yung ganyang utak talangka ngayon eh. Hindi talaga matamaan ang mga COVID na yan eh. Wala isip yan! Dapat sila yung nauuna, kaya lang i-surrender yung COVID sa kanila eh. Alam niyo yun mga Lodi? Ayan o, magiging comedy po tayo ngayon. Hindi po tayo magseseryoso kasi kapag sineryoso natin yung gantong tao, wala po. Tayo po yung magiging kawawa. Lawat po sa ganito mga tao na to, pinagtitripan lang po ito. Bright and bright ka talaga. Ayan, Lodi. Ganito po ako mambatikos ng isang tao. Kapag sa tingin kong seseryosohin, seseryosohin natin. Pero kapag sa tingin kong comedy, comedy natin siya. Ayan mga Lodi. Hanggang dito na lang po mga Lodi. Ito po uli si Peps TV. Lagi siya yung nagsasabi ng stay safe, stay at home. Lagi po kayo mag-iingat. Peace.